Good morning mo, Sari. Good afternoon, good evening. Kung ano kayo po sa nalasaking picture meeting. Welcome back to my channel, Alang Bay. For today's video mo, Sari, I'm going to share po ako sa inyo paano palakihin ang bintas araw-araw ng sari-sari store. Yan po ang aking ibabahagi sa inyo, Sari. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and i-click na rin ang notification bell para ma-notify ko kayo sa mga bagong in-upload kong mga video. Kung kayo ay isang tendera, owner ng sari-sari store at yung may planong magtayo ng negosyo tulad ng sari-sari store at kung mga bago pa lang nagpatayo o bago pa lang nagsisimula sa sari-sari store, para po sa inyo ang video kong ito. At sana manood kayo simula hanggang dulo para meron naman kayong idea kung paano palakihin ang dinta sa araw-araw ng sari-sari store. Disclaimer lang po mga kasari, itong video kong ito ay ibinahagi ko. Lahat ng video ko na sa channel ko ay na-experience ko na yan. Ginagawa ko yan sa aking sari-sari store. Disclaimer lang po, yung mga malaki na ang sari-sari store nila, matagal na silang nagtitinda, yung matagal na nagninegosyo, alam na nila ang tips na ito. Pero sa mga baguan pa lang, may plano pa lang, dito po may matutunan po kayo. At kung ito ang inyong hinahanap na video para sa negosyo na sari-sari store, manood po kayo sa aking video. At sana meron po kayong matutunan at kung nagustuhan nyo at meron kayong natutunan, paki-subscribe, like, and comment para na-notify din kayo sa mga bagong in-upload kong mga video. Subscribe. I-click ang notification bell para ma-notify, like, and comment para alam ko naman kung sino ang nanood sa aking video ito. Yan po, for today's video, yan ang ibabahagi ko sa inyo kung paano palakihin ang dinta sa araw-araw ng sari-sari store. Ito po ang mga ginagawa ko mga kasari sa aking tindahan. Yan. Ang ginagawa ko ay lahat ng pangangailangan ng aking mga customers ay binibili ko at ibininta ko sa aking sari-sari store. Ako po mga kasari, maliit lang po ang aking puhunan. Ang aking puhunan po ay hindi po kalakihan. Kaya hindi po marami ang aking pinaninda sa aking tindahan. Yun, kung ano ang importante na yung mga kinakailangan sa aking mga customer, yan po ang aking mga binibili. At yung mga hinahanap nila araw-araw, yung mga binibili nila sa araw-araw, yan po ang binibili ko. Hindi po ako masyadong bumibili ng hindi po hinahanap nila. Gusto ko yung mga hinahanap nila, inilista ko at kung may binta na ako, yan po ang ninibili ko para pag bumalik sila, meron ka na ba ng ganyan, may maibigay po ako. O kaya yung mga naghahanap na mga pambinta, naghahanap ng mga produkto at ginagamit nila sa pangangailangan, yung mga pagkain nila at kung ano-ano pa na pangangailangan ay dapat meron po tayo sa ating sari-sari store para lumaki ang dinta sa ating tindahan. Ang experience ko lang mga kasari ay noon bago pala ako sa aking pagsari-sari store, ay
Ang experience ko ay hindi po masyado malaki ang aking binta. Meron talagang matumal na araw. Yung ang binta ko sa isang araw ay 200 lang. Kaya naisipan ko na bakit kaya 200 lang, meron na lang akong mga paninda. Ito po ang ginagawa ko, mga kasari. Isa po itong ginagawa ko. Ang mga bataang customers ay pinakamaganda po yan na meron pong pang-akit sa ating tindahan dahil ang mga bata, sila po ang inuutusan sa mga magulang na bumibili sa mga sari-sari store. Kaya ang ginagawa ko, mga kasari, gumagawa ako ng mga pagkain na pang bata. Nagtitinda rin ako na laruan at yung mga gusto nila ng mga candy na halimbawa na lang. Naubusan ako ngayon na ka-heart na candy. Para siyang lollipop talaga, pero heart ang kanyang hugis. Kaya ang napakaganda po, mabinta po siya, malakas po sa akin. Kaya bumili ako ng marami. Yung mga bata na bumibili sa aking sari-sari store, pabalik-balik pa ulit-ulit po sila bumibili. Kung meron pong yung mga inan nila, kung may inuotos, ay dito po sila pumupunta sa aking sari-sari store dahil magtatanong po sila kung meron silang mga bagong nakikita sa aking tindahan. Kung nagustuhan nila, magtanong po sila na magkano. Yan po ang naobserbahan ko sa aking sari-sari store. Yan po at sinasagot ko na ganyan na ang halaga. Kaya yun, pagbalik na nila, meron na po silang dala na pera. At bumibili na sila sa aking sari-sari store. Napakaganda po, mga kasari, na meron po tayong tampakit sa mga bata. Yung maganda lang sa kaming pananaw. Dahil kaulit-ulit pabalik-balik sila sa ating sari-sari store. Pero kung ang pagkain or yung mga gusto nila, hindi po tayo nagbibili or nagtitinda sa ating sari-sari store, hindi po masyadong marami tayong mga coins. Yan po ang aking naobserbahan at hindi po masyadong malaki ang aking binta. Kaya yun, nakita ko na mas maganda ang meron po tayo mga pambinta na pambata. Ginagawa ko po yan sa araw-araw. At yung mga laruan, isa po yan sa ating kinakailangan na meron po tayong paninda ng ganyan dahil ang mga bata ay gustong ganyan. At yung pagkain na parang laruan at meron ding mga pagkain na para siyang jelly. Yun, bumili din ako para marami ding bumibili na mga bata. Napakaganda po yan po ang ating binibili. At yung mga candy na hugis mata, para siyang mata. Yan, itapakita ko sa sarili kong video. Para siyang mata, yan po ang aking binibili. Napakaganda po, pinakamalak na tulong po sa ating sari-sari store kung meron po tayong ganyan ng mga paringa dahil marami, isa pa yan, malaki ang ating binta at marami po tayong mga coins dahil sa mga bata. Ayan, na-experience ko lang na kung mga matatanda ang bumibili ang kanilang pera ay pape po lahat. Sa akin lang na experience, ang mga bata ay marami po silang mga unti-unting mga sinsilyo. Yan po. Marami po silang ganun. Yan po ang experience ko. At sana meron po kayong natutunan sa aking video na ginagawa.
At kung nagustuhan niyo, paki-like and comment na rin. At huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong in-upload ko mga video. Maraming salamat po sa inyong pananood, mga kasahe.